Ikalimang antas, mga palatandaan ng Islam, Modulo 3, ang mga mapagkukunan ng Islamikong batas at patnubay. Ang layunin ng Islam ay para sa sangkatauhan na maging isang tunay na tagapaglingkod ng Allah. Sa makatuwid, ang mapagkukunan ng kanyang gabay at mga pundasyon para sa kanyang mga gawain ay dapat na nanggaling sa revelasyon na mula sa Allah. Nagmula ito sa magandang pananaw na sinasabi ng mga eskolar tungkol sa mapagkukunan ng batas ng Islam. Ang dalawang pangunahing may kapangyarihan sa Islamikong batas ay ang Quran at ang Sunna ng Propeta. Sumakanyanawa ang kapayapaan at pagpapal ng Allah. Ang Quran ay ang salita ng Allah at isang revelasyon na direktang dumating sa Propeta. Sumakanyanawa ang kapayapaan at pagpapal ng Allah na nagmula sa Allah sa pamamagitan ng anghel na si Gabriel. Ang Quran ay unti-unting ipinahayag sa loob ng 23 taon. Ginabayan nito ang naunang nasyon ng mga Muslim sa bawat hakbang na kanilang ginawa. Sa gayon, ay ganap nitong binago ang nasyon na maging isang makadiyos na henerasyon. Pansamantala, ito ay naging halimbawa sa lahat ng komunidad ng mga Muslim na makakaranas ng ilang magkatulad na mga pangyayari na kanilang naranasan. Binago nito ang mga Arabo na naninirahan sa gitna ng sibilisadong mundo sa panahong iyon na naging mga pinuno ng isang dakilang sibilisasyon na ang impluensya ay nagpapatuloy pa rin hanggang sa kasalukuyan. Nakapagnabasa, naunawaan at isinabuhay ng wasto sa kasalukuyan ay babaguhin rin ito ang mga tao o ang lipunan at itataas sila sa bagong antas ng kabanalan at magiging malapit sa Allah. Ang Quran ay mahimala sa maraming paraan. Halimbawa, ang mga Arabo sa panahon ng propeta, sumukanyanawa ang kapayapaan at pagpapal ng Allah, ay magaling sa lingwahe. Gayunpaman, kahit na labis nilang tinutulan ng propeta sa mahabang panahon, ay kanilang napagtanto na hindi nila matutugunan ang mahusay na talasalitaan ng Quran. Ngunit ang Quran ay isang napakasimpleng mahimalang panitikan. Ito ay isang mahimala na may paggalang sa natupad nitong mga propesiya sa darating na mga pangyayari. Ang nilalaman nitong pare-pareho kahit na ito ay ipinahayag sa humigit na 23 taon. Ang katumpakan ng siyensya nito at ang katumpakan ng kasaysayan nito, ang wastong pagpapanatili nito, ang dakila at matalinong batas nito, ang epekto na nilalaman nito at patuloy na nagpapabuti at nagpapabago sa mga tao at iba pa. Karagdagan sa Quran, ito ay may mga kasabihan at halimbawa ni Propeta Muhammad. Sumakanyanawa ang kapayapaan at pagpapal ng Allah, nakilala bilang Sunna. Ito rin ay uri ng inspirasyon na binigay ng Allah sa propeta. Sumakanyanawa ang kapayapaan at pagpapal ng Allah, ang sinasabi ng Quran tungkol sa propeta. Katotohanan na sa sugo ng Allah, ikaw ay may mabuting halimbawa na susundan para sa kanya na umaasa na makita ang Allah at ang huling araw at higit na aalalahanin ang Allah. Quran 33:21. May isang napakahalagang ugnayan sa pagitan ng Quran at Sunna. Ipinapakita ng Sunna kung paano dapat ipatupad ang banal na Quran. Isang praktikal na pagpapaliwanag kung ano ang mga katuruan ng Islam. Ito ay tumutukoy sa moralidad, pag-uugali at mga batas ng Quran sa isang paraan na ang kahulugan nito ay nagiging malinaw. Ang kumpletong ito na diwa ng tao ng katuruan ng Islam ay isang malaking biyaya at habag para sa mga Muslim. Ginagawa nitong higit na buo at mapupuntahan ng lahat ang gabay na mula sa Allah. Kung gayon, ang Quran at Sunna ay bumubuo ng isang nagkakaisang pamantayan na nag-aalay ng lahat ng mga pangunahing patnubay na kinakailangan ng sangkatauhan hanggang sa araw ng paghuhukom.